Hi everyone, this is Simply Bella again, and Simply Bella behind my hello, and welcome to our YouTube channel at Salamat sa lahat lahat na nagsusubaybay sa aking YouTube channel. So na-share na namin yung first C of the three C's of a successful marriage, yung number one, communication, and number two, commitment. So nandito naman tayo sa third C. So hindi na natin patatagalin pa. Here we go, Simply Bella. Hello, thank you very much sa mga nagsusubaybay. Welcome, and madaming comment. Nag-comment dun sa episode na dalawa na natapos namin. Pero kung titingnan nyo, ako nagsishare, kami nagsishare, walang notes yan. Walang notes, oh. Walang kaming tawag nito, walang kudigo ba? Kudigo. dahil nasa system yan, eh. Nasa system na namin yung sinasabi namin. Kasi nahirap naman kasi mag-advise tayo na hindi natin ginagawa ang bagay na sinasabi natin. So, kung anong sinasabi mo, dapat ginagawa mo. Yun. So, tapos na tayo dun sa number one na C, communication. Number two, commitment. Yung dalawa na yan, hindi perfect. Hindi ko sinasabi magiging perfect ka. So, might be failure ka sa communication sometimes. And number two, failure ka sa commitment mo. Of course, ako minsan na failure din ako sa commitment ko minsan. Yeah. May sinasadya na failure, meron din hindi sinasadya. So, it doesn't matter kung sinadya mo hindi. Ang pangatlo, ang pinaka importante sa doon sa nangyari sa dalawa na 'yon. Ano 'yun? Yung confession. So, sa mag-asawa, kailangan merong tinatawag na confession. Pag nagkasala ka, o ang isa, pag nagkasala, o nagkamali, kailangan marunong ka mahingi ng tawad. Yeah. Confess mo yung kasalanan mo, sasabihin mo yung totoo, tapos, pagsisihan mo na, sabihin mo na patawarin mo ako, hindi ko sa kasalanan ko, ganyan. Pero pag sinabi mo yun, huwag mo nang gawin, okay? Lalo tayo mga lalaki, pag nakasala tayo, kailangan natin ikumpisa sa asawa natin, sa partner natin, kung kailangan mo i-preserve o kung gusto mo preserve ang relasyon, di ba? Yeah. Ngayon, yung mga babae naman, kung sa tingin nyo na kayo ang may kasalanan, huwag nyo nang patagalin din, di ba? Sabi nga ng Biblia, huwag nyo patulogin ng lubog ng araw yung problema ng bahay. So, kailangan yung confession. Yung mga lalaki, minsan, kasi ang haba naman kasi ng ihi ng mga babae minsan, eh, yung mataas ang pride ba. Pero yung ang tingin ko dyan kasi, yung prinsipyo ko dyan, tayo nang ligaw kasi, nang ligaw yung lalaki sa babae. Kaya, kailangan yung ligawan. So, ngayon, ginagawa ko, pwede nyong gawin, sundin nyo. Pag medyo nagpapahinga na kayong dalawa, yung misis mo nagpapahinga na, siyempre tatalil ko dyan din, may kasalanan, di ba? Eh, kalabitin mo, saka sabihin mo na, pasensya na, patawarin mo ako sa kasalanan na ginawa mo sa akin. Mga ganun ba? So, ikaw ang gumawa ng paraan. Kasi tayo na mga lalaki, tayo ang nanligaw. Yeah. So, tayo ang dapat na gumawa ng paraan. Pero yung babae, huwag naman masyadong paarte or... So, tingin nyo naman na kasalanan nyo, aminin nyo rin. Di ba? Sorry. Kasalanan ko. Sino ba perfect? Wala naman perfect. Kung sinasabi mo na hindi ka nagsisinungaling ngayon, madadagdagan ang pagkasinungaling. Mula tayo nagsisinungaling minsan. Yeah. May mga reason yun. Okay? So, kailangan na willing ka mag-confess. Yun kasi ang pinakamahirap na gawin ng isang tao, eh, yung word na sorry. Yun ang
pinakamahirap actually, isaswalo mo yung pride mo eh. Mm-hmm. Tapos sabihin mo sorry, patawarin mo. Yun, pinakamahirap. Pag ginawa ng lalaki yun, believe ako dun. Isa sa pinakamatapang na lalaki, yung marunong siya magsabi ng sorry. Kaya may simbahan eh. Kasi simbahan, lalo na't Katoliko, kailangan mag-umpisa kasi gusto ng pare na ma-renew yung relation mo sa Panginoon. Ganon din sa mag-asawa. Mm-hmm. Pag may confession, ibig sabihin, may room for renewal. So, yun yun. So, pag ganon yung ugali ng bawat isa, mga kapatid, mag-last. I mean, meron forever. Kung marunong kayo ng ganyan, meron forever. Sabihin nyo, walang forever. Meron kami, oh. diba? I hope tatagal pa kami. Kung gusto ko, sabi ko nga eh. Sabi ko sa inyo eh. Pag kinuha kami ng Panginoon, dalawa kami, okay na. Sold na. Sold na. Wala. Yan ang forever eh. Diba? Kailangan nyo mag-usap, kung magkasalanan, paghingi ng tawad. Saka yun ang pinaka magandang gawin sa pagkatapos ng kapatawaran, lalong magiging strong ang relation ng bawat isa sa inyo. So, confession, number 3 factor na mag-last ang marriage o magiging successful ang marriage ng mag-asawa. Thank you very much. Confession, mga kapatid. So, ayan. So, narinig na natin yung pangatlo is confession. So, abangan nyo ang pinaka-importante sa lahat, yung number four na C. So, narinig na natin yung pangatlong C. So, hopefully, advice lang, kung mag-confess kayo, make it sure na yung i-confess mo is true. Walang halong pagsisinungaling. Is no points. Kung mag-confess man na medyo may halong pagsisinungaling, is useless din. Mm. So, dapat kailangan maging honest, di ba? Sabi doon sa una sa communication, honest communication. So, nandyan talaga yung honest sa lahat ng ano natin sa relationship ng mag-asawa. Honesty. Ang honesty talaga. So, kailangan, kung mag-confess, be honest din, di ba? Parang, para as please, makikita naman siguro natin, kung halimbawa, isa sa atin, or husband and wife na, kung nagsasabi ng totoo, di ba? Sabi nila, makikita daw sa mata. Kaya, ayan, na-share na namin yung pangatlong C. So, the last part, yung pang-apat na C is the most important sa mag-asawa or sa buong pamilya na kailangan intact ang pamilya. May kunting, ano lang. May kunting dagdag siya. Yung mga babae, yung mga nanay, may tinatawag dyan na woman instinct. So, kahit anong tago ng lalaki na may kasalanan siya, lalo na babae yung kasalanan niya, parang may ano yun eh, may instinct yung babae na may nangyayari na masama sa ano sa pamilya. May fishy. Dapat unahan yun lang. Unahan yung lalaki. Sabihin na. Yeah. Huwag pa huli ba? Huwag pa huli. Kailangan sabihin nyo. Para ma-preserve. Diba? Yeah. So, huwag nang hintayin na marinig ng asawa ng babae o marinig ng lalaki sa kapitbahay. Yeah. Uy, sa ganda-ganda. Dapat ikaw na mismo ang surrender. Mag-surrender. Kumbaga. So, ayan, na-share na namin yung pangatlong C. So, the next episode, the last one is the 4C na pinaka-importante sa lahat. Yeah. Okay? So, hanggang dito na lang at salamat sa inyong panonood. Hope everything is okay and always remember that God is the center of our life, our relationship at sa buong pamilya. So don't forget every day to pray to God. Okay? And this is Simply Bella with Simply Bella behind me.
Okay, God bless sa ating lahat and bye-bye.